Sanensya na kasi. Puro high intensity yun. Talagang yung puso nyo parang sasabog. Going to witness the most anticipated match in the history. Ladies and gentlemen. Bullet Boxing and MMA. Let's get ready to rumble! Bayagi matangdugo ang lari ng mga Pinoy. Bandilay aangat sa laban ng tuloy-tuloy. Bumunoy magdaraan ang pilit na hinahakbang. Sa daming patibong ito'y hindi naging hadlang. Kapag nasusugatan, mas lalong tumataw. Mga bulit, bago ako mag-start, ang gagawin ko ngayon is more on cardio, striking. Reach ko na yung goal ko na weight, which is 86 kilogram. I was 81, so I gained 5 kilos. I gained 5 kilos of muscles. So ngayon, mag-start na ako mag-cutting. Mostly ang training natin ngayon is cardiovascular. I always start in skipping rope. Siyempre, 3 minutes by 1 minute break, 10 rounds. So yun yung final round, 10 rounds, 3 minutes each round, 1 minute break. So total of 30 minutes of skipping rope. Yeah, medyo talagang exhausting yun, pero napakaganda for napakagandang training for cardio. And at the same time, yung coordination. So, ang pinaka gusto ko sa lahat, pag matatapos na yung last round. So yung last round mostly hangga't kaya ko ginagawa ko yung double unders. So double unders is yung dalawang beses magfa-fast yung rope under your feet. So yun talagang sobrang solid. Talagang sobrang solid. Kasi pinakamahirap sa skipping rope is yung first two rounds eh. First 2 to 3 rounds. Kasi yun na magkikiksing yung lactic acid natin. So talagang mahirap huminga. Keep on practicing so dun mag-i-improve yung inyong cardiovascular endurance. So na magagamit nyo yan when it comes to a fight. Napaka-importante yan. Especially yung movement ng skipping rope, maraming napuprostrate. Maraming ini-skip yan kasi nga sobrang hirap. Nasasayang na yung oras nila. Which is wrong. Kasi wag sa natutunan nyo yan. Napaka-importante yung movement, no? Yung coordination ng kamay tsaka ng paa. Which is magagamit nyo yan pagka nasa striking na kayo. No? So, yun. Never skip rope. Yan. Siyempre, umpisahan nyo lang. Let's say 1 minute sa mga nag-umpisa, 30 seconds, 15 seconds break, 45 seconds, 15 seconds break. So that's a minute. And then in the process, so start kayo ng 1 minute na, 1 minute, 1 minute break, then 1 and a half minute, 1 minute, 30 seconds break, mga ganun. So hanggang sa mag-improve at masanay kayo ng masanay, talaga makakatulong yan sa inyong overall fitness. So ngayon, body weights naman. Lipat tayo ng pwesto. So yun, after natin ng after ko ng jumping rope, pahinga lang ako ng 2 minutes and then straight na 300 burpees. So ayan, 300 burpee, matetest ang inyong overall body muscular endurance tsaka cardiovascular endurance. Kaya pahinga lang ako ng 3 minutes, tapos dun tayo sa susunod na exercise, which is the battle rope.
So doon naman sa battle rope, sanay siya na. Kasi puro high intensity yun. Talagang yung puso nyo parang sasabog doon. Yun, so, madalas talaga nangyayari yun, no? Maluwa-luwa pa ako. Madalas talaga nangyayari yun. Pag masyadong mataas, pag mataas na yung intensity, sometimes hypoglycemia kicks in. So, yun yung parang susuka tayo. Misa inaabot pa natin yung nahihilo tayo. Pag inaabot nyo yung hypoglycemia, ang una nyong gagawin, pagka hindi nyo alam, especially sa mga first-timer na hindi nila nararanasan yan, huwag nyo ituloy yung workout muna. Humiga kayo, elevate yung paa for about 2 to 5 minutes. Depends kung naka-recover na. Yun, pagkakaya, then continue. Pagka hindi, call it for a day. Yung battle rope natin, ang ginagawa ko dyan is 30 seconds, 20 push-ups. 30 seconds battle rope, then 20 push-ups, then balik ulit. 30 seconds battle rope, then 20 push-ups. 30 seconds battle rope, 20 push-ups for 10 minutes. So yun, last and final rounds natin. So, dahil hindi na ako gumagamit ng timer kasi panay pindot mo, na-stop. So, ginawa ko continuously na lang. So sometimes it's around 15, 20, 25 seconds and then push-ups. So tanjaan na lang. Pero, at the end of the day, it's a killer one. Pahinga lang muna ulit ng 2 minutes. Grab some water. Try to recover as much as you can, then jump na ulit sa susunod na exercise. So ayun, tapos na yung 2 minutes break. So meron tayong ab wheel dito. So 5 roll out plus 10 kettlebell swing with 16 kilos. No? So ito kasi, again, for time. So do as many as you can for the next 10 minutes.
So yun, 10 minutes, 5 roll out, then kettlebell swing, continuously for 10 minutes. Rest lang ulit tayo ng 2 minutes, then next na yung final exercise, which is yung pinakapamatay sa lahat. So mga kabulit ito, so yung 2 minutes na pahinga ko, explain ko na sa inyo. Sa mga intermediate, moving to advanced, para sa strength and conditioning nyo, pwede nyo sundan ng routine na to. Try to push yourself. Sa mga intermediate, moving to advanced, subukan nyo itong strength and conditioning routine na to. Talagang dito masusubok nyo kung nasaan na kayo dun sa mga pinagdaanan nyo routine from beginners to intermediate. Ito talagang mag-improve ang inyong overall fitness when it comes to strength and conditioning para sa inyong preparation sa mga laban na papasukin nyo if you are engaging in mixed martial arts, boxing, Muay Thai or any combat sports, grappling, jiu-jitsu. So itong classic training ito ay sobrang laking magtutulong sa inyo to improve your overall fitness. Alright, let's go! So, yun. Next exercise. Ground and pound. So, wala yung, so hindi ko dala yung MMA gloves ko. So, wala tayong choice. Pwede gamitin na lang itong ating boxing glove. Ayun mga kabulit.
5 minutes non-stop. Ground and pound. Huwag ah, iniisip mo yung last round na yon. So, once na ginagawa ko yung ground and pound, gusto ko pagod na ako. At the end of the workout, kumbaga last exercise na kasi, doon nasusubok yung focusness. Kailangan pagsamasamahin mo yan, yung focusness, determination. Kasi talagang dyan, isipin mo na last round na yon, pagkakataon mo na yon para isubmit or manock out or awatin na ng referee. Ibigay mo na lahat doon kasi yun na yung huli and then wala nang kasunod yun. So yun yung moment mo. So ayan mga kabulit, sana marami kayo natutunan sa vlog na to. Sundan nyo lang yung mga training niya na itong training na to is for, really for advanced na gagawa ko ng mga gagawa ko sa sunod na mga vlog para sa mga beginners at intermediate na pwede nyo sundan. Hindi ko na ilalagay lahat yung video kasi masyado mahaba, so ikakat-cut ko na lang pero masusundan nyo naman kasi in-explain ko naman kung ilang minutes or ilang rounds ang dapat gawin. So hindi ko na i-upload lahat yung buong video kasi para mas masundan nyo ng mabilis kung ilang rounds ang ginagawa, kung ilang minutes nyo gagawin non-stop, kung ilang minutes ang break. So talagang sa umpisa, iisipin nyo after nun eh, hindi mo na ulitin yung workout. But the next time na mag-training ka, I'm sure na gagawin mo pa yung better. At dun mo na marirealize na nasa puso mo yung ginagawa mo. At yung ganitong workout ay makakatulong talaga sa'yo. So yung mga kulit, maraming salamat sa inyo. 31K na tayo mahigit. Road to 50K. Sa mga sumusuporta, maraming salamat sa inyo. Unti-unti mag-aad pa tayo ng mga vlog na mga ganito. Kasi marami na nagre-request. Nabawasan ko na yung pag-reaction video. Kasi mga kabulit sa mga subscribers natin, karamihan sa ating mga kabulit, ay talagang inaabangan yung aking reaction video. No, so binibigay lang natin yung kaligayahan nila, nating personal yan. Yung mga binibigyan nating reaction eh, according din sa mga ginagawa ng mga tao, binibigyan natin na reaction video but nating personal. So yun, nadagdagan natin more on yung mga training routine sa mga MMA, sa fitness, sa boxing, lahat yan. Bodybuilding, powerlifting, mag-a-add tayo, paunti-unti i-add natin dun sa mga reaction videos natin para hindi kayo naboboring. Importante kasi sa akin yung nag-i-enjoy kayo at kahit pa paano nababawasan yung mga iniisip nyo, especially ngayong pandemic. So yun, maraming salamat sa inyo muli mga kabulit. God bless you all and I love you all. Stay safe.